At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Huwad, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Pag nag-uusap si Raul at Monica, biglang dumating si Sosa at sinabi sa kanila ang dali niya na pinag-uusapan ng mga tauhan ng pinuno na pinapahanap niya si Monica dahil nalaman ng pinuno ang paninira ni Monica sa samahan nila. Itinago nila si Monica sa batala na iwang nag-iisa si Marie sa bahay nila Raul dahil umalis na dali si Sarin na bumili ng sahog nila sa inulutong karne ng baboy. Subalit, pagdating niya, hawak-hawak na siya ng mga tauhan ng pinuno at napagkamalang si Monica. Ipinaalam kagad yun ni Sarin sa anak. Nagtaka ang pinuno nang marinig ang tinig ni Marie. Nalaman niya, iba pala ang nahuli ng tauhan. Subalit, pinagtangkahan na itong kahasain. Subalit, dalaman. Sa bantala, habang hinihintay nila Susan at Monica ang pag-alis ng tren, napansin nila ang mga tauhan ng pinuno. Hindi magtatagal, alis na rin ang tren na ito. Pero, mamaya ko na rin sumakay dahil mainit dyan sa loob. Huwag ka munang umalis, Susan. Magkwentuhan muna tayo habang hindi pa aalis ang tren. Talaga, hindi ako alis hanggat hindi pa nakakaalis ang tren na ito. Sige. Siya nga pala. Pakitulungan si inay na mag-alaga sa anak ko, ha? Pakisabi na rin sa kanya na babalik din ako kapag tahimik na sa templo. Oo, Monica. Ako na ang... Monica? Ang mga tauhan ng pinuno ninyo, ayun sila. Parang may hinahanap. Ha? At palagay ko, ikaw ang hinahanap nila. Magtago ka. Dali! Lalaki ang hinahanap nila. At sa palagay ko, si Raul yun. Ito na lang, nahuli natin kagad si Monica. Okay, maragali na naman ang pinuno sa atin. Monica? Sabi nila, nahuli ka na raw? Pero, nandito ka naman. Sino yung Monica na sinasabi nila? Hindi ko alam. Ang mga hayop, sunod-sunuran sila sa utos ng Satanas na yun. Sana, mamatay na siya. Ginahasa niya ako, Susan. Ginahasa ako ng Satanas na yon. At kinalalabas niyang ang ama ng sanlibutan ang nakabuntis sa akin. Sana maparasahan siya ng totoong Diyos. Demonyo siya, Susan. Satanas! Akin. Huwag kang lalapit. Tatadyakan kita. Ang ganda mo talaga. Sariw ang sariwa. Rapat dapat kang maangkin ko. Huwag kang mag-alala. Dahil gagawin kitang reyna ng templong ito. At ako ang hari. Maawag ka sa akin. Magawalan mo ko. Ngayon,
Aalisin ko na ang lahat ng saplot sa katawan mo. Huwag kang maingay. Panindigayahin kita. Raul, ikaw! Dumating ka! Kamunting na ang umahal ay ng matandang ito. Sandalit ka kagang kita. At tatakas na tayo dito. Anong nangyari sa akin? Bakit ako nakahiga sa sahiga? Teka, yung babae. Nasaan na yung babae? Bakit wala siya rito? Tatayo ko. Nakatakas ang babae. Mga gwardiya! Nasaan kayo? Mga gwardiya! Hali kayo rito! Bilisin nyo! Anong ipaglilingko namin sa inyo? Mga taga! Hindi nyo ba nakita na nakatakas yung babae? At may nakapasok na hindi nyo nakita? Hay ano, pinukpok ako at nawalan ng malay. Wala naman kami nakita. Binuno. Nakatakas. Paano nakatakas yung pinuno? Samantalang nakatali ang kamay at paa. Paano? Mga gunggong, hanapin ninyo ang babae. Hindi, ipapaparusahan ko na naman kayo. What? Dalit mo, pare. Dito. Dito tayo naman. Bilis! Raul, baka matabunan tayo ng lupa dito. Yung lupa ay umananig. Napakalakas na lindol na ito at parang sasabog ang vulkan. Tingnan mo, parang may bumubulwag na lapa na malapit sa atin. Huwag kang pasisindak sa mga nakikita mo. Ang lahat ng yan ay huwag lamang. What? Oh. Anong ibig mong sabihin? Niloloko lang ni Don Angel ang mga tao. Ginagamit niya ang kanyang napag-aralan sa elektronik. Yung narinig natin na parang sumasabog na bulkan ay recorded lang yan at pinatutunog sa pamamagitan ng malalaking speaker. At gumagamit din siya ng malalaking makina para pagalawin ang lupa na parang lindol. At isinasabay ang mga ilaw na may iba't ibang kulay at animoy apoy at bangha. Ganun ba? Oo. Naku, pagod na ako, Raul. Halos hindi ko na maihakbang ang aking mga paa. Kung ganun, kakakargay na lang kita para mabilis tayong makalayo sa lugar na ito. At tayo na! Sandali lang, nandyan na. Oh, Marie, ikaw? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Hindi po Marie ang pangalan ko. Ako si Monica. Ikaw ba si Roman Ramos? Oo, ako si Roman. Pinapunta ako rito ni Raul at may sulat siya para sa'yo. Ito oh, pakibasa mo na lang. Kamukha si Marie. Yung kaibigan namin. Halika, tuloy ka. Abang binabasa ko ang sulat ni Raul eh. Uminom ka muna ng gatas. Maraming salamat sa iyo, Roman.
Buti na lang at natagpuan ko kaagad ang bahay mo. Eh, sandali lang ha. Ikukuha kita ng mainom. Salamat. Sana hindi magtatagal si Raul. Nahihiya ako sa kaibigan niya. Kumusta na kaya si inay? Sana hindi siya idami ni Don Angelo sa galit niya sa akin. Kaya ni Raul sa atin, ha? Mga kababayan, makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Kilala niyo ba si Don Angelo? Oo, kilala namin. Nagpatayo siya ng templo at marami na siyang membro. Tulungan niyo ako na mapigilan siya dahil marami na siyang nilinlang na tao. Eh, pero parang totoo ang sinasabi niya. Yumayanig ang lupa kapag nagagalit daw ang ama ng sanlibutan. Hindi totoo yun! Dahil may malaking makina sa ilalim ng lupa. Ang ganun ba yun? Na kinatatayuan ang templo na yun. At may sound system na kung saan lumalabas ang parang tulog na sumasabog sa vulkan para paniwalain at takutin ang mga tao at mapilitan silang manilbihan sa kanya. Kapag may hindi siya nagustuhan, paaanda rin ang makina at sasabihing nagagalit ang ama ng sanlibutan. Oh, ganun ba? Eh, anong gagawin natin, Raul? Anong magandang gawin natin? Kailangang tulungan niyo akong magpaliwanag sa mga kaalib nila na huwag paniwalaan ang sinasabi niya dahil hindi totoo yun. Nililin lang sila ni Don Angelo. Sa palagay mo, maniniwala naman kaya sila sa atin? Gawin ninyong lahat ng inyong makakaya para paniwalaan kayo. Dahil kung hindi natin gagawin ito at hindi mapipigilan si Don Angelo, malaya siyang gagawa ulit ng kasamaan tulad ng ginawa niya sa aking kasintahan na si Monica. Nagkunwaring nakausap daw niya ang ama ng sanlibutan at si Monica ang gustong ialay sa kanya. Pero hindi totoo yun, kundi siya mismo ang humalay sa kanya. Eh, ganun pala yun. Ganun pala yun. Eh, makinig kayong lahat. Dahil sasabihin ko sa inyo ang dapat natin gawin para mahadlangan na natin si Don Angelo sa masamang ginagawa niya. Hanggang ngayon, hindi niyo pa nahahanap ang babaeng yon at ang taong pumukpok sa akin. Hindi pa, Pinuno. Nahalok na namin lahat ng sulok ng templo, pero wala talaga. Oo nga. Wala kami makita. Pege, umalis na kayo sa harapan ko. Baka kung ano pa ang magagawa ko sa inyo. Alis! Ako, Pinuno. Sobra na ang kasamaan mo, Angelo! Sino ka? Sino ka? Ako ang tunay na ama ng sanlibutan. Ngayong alam ninyo ng tuloy na pagkataon ni Don Angelo na tumatayong pinuno ng bagong paniniwala.
magtulungan tayong lahat para tuldukan na ang panluloko niya sa mga tao. Tulungan niyo ako, mga kasama. Kung handa na kayo, kumilos lang tayo kaagad para hindi na makapangbiktima ang dun anghelo na yon. Tayo na! Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nasa iyo yan kung ayaw mong maniwala sa akin. Pero ako ang tunay na ama ng sanlibutan. Ito ang masasabi ko sa'yo. Ikaw lang ang paparusahan ko. At wala akong isa man sa mga tauhan mo ang madadamay. Kundi, may sugo ako para sila'y iligtas. Parating na siya. Oh, nawala na siya sa aking paningin. Oh, hindi. Hindi totoo ang nakita kong yun. Namamaligmata lang ako. Ako ang tunay na ama ng sanlibutan. Ako! Pero! Ano? Hindi niyo pa ba nakita ang babaeng yon? Hindi po, Pinuno. Ang mga hayop. Hindi siya makita. Bakit hindi sila makita? Saan sila nagpunta? Nagagalit na ang ama. Ipindot din ko na ang button para umandar ang makina. Bakit ayaw gumana? Ano kaya nangyari? Ano? Pinuno! May nakita kaming mga tao sa ibaba. Marami sila. Marami sila. Ano? Sino mga tao yan? Harangin nyo sila at patayin nyo sila kung kinakailangan. Opo, Minoro. Itaboy sila. Opo. Mga kasama, tayo na. Ang mga lintik. Bakit tayo gumana ng makina? At pati ang sound system ay ayaw din gumana. Baka may nakialam. Mapapatay ko kung sino man siya. Mapapatay ko. Kumusta ka na doon, Angelo? Ikaw? Paano ka nakapasok dito? Mga gwardiya! Huwag ka nang sumigaw doon, Angelo. Kundi mabibiyak ang ulo mo sa palakol na ito. Anong kailangan mo sa akin? Marami kang nilukong tao. Pati nobya kong binaboy mo. At isusunod mo rin sana ang bagong kasintahan ko. Pero inabutan kita, kaya hindi natuloy. Oh, magagalit ang ama ng sanlibutan sa ginagawa mo. Hindi ako natatakot sa ama na sinasabi mo. Marami ka nang nagawang kasalanan. Binuntis mo ang aking kasintahan. Kaya pagbabayarin kita ng mahal, babalatan kita ng buhay. Huwag. Huwag mong gawin yan sa akin. Huwag. Huwag! Saan ako naroon? Bakit ang init-init dito? Nandito ka sa aking tanggapan, Angelo. Sino ka? Ikaw ba si San Pedro? Ang tagapamahala sa langit? Bakit ako nandito? Ibalik mo ako sa lupa. Hindi na pwede. Dahil nahatulan ka na. Pero hindi ka makakapasok sa pintuan ng langit. Ha? Saan ako pupunta? Saan, San Pedro? Diyan sa likuran mo. Sa dagat ng impirno. Mahuhulog ako sa dagat ng amoy! Ah!
maraming salamat sa iyo, Raul. Nagwakas na rin ang kasamaan. Paano yan? Uwi na rin ako. At sana maligaya kayong dalawa ni Marie. Huwag niyo akong alalahanin. Natutunan ko ng mahalin si Raul, pero alam kong mas mahal ka niya kaysa sa akin, Monica. Kaya magpaparaya ako. Marie, salamat at naiintindihan mo ko. Maraming salamat. Dahil nang ako'y lungkot na lungkot dahil sa paghiwalay namin ni Monica, ikaw ang humalili sa akin. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman sa iyo, Raul. Sige, malaya na kayo. Sana, ipagdasal niyo naman ako na makatagpo na rin ako ng lalaking kasing bait mo, Raul. Oh, Mari. Inuulit ko. Maraming salamat sa pangunawa mo. Hindi kita malilimutan habang ako'y nabubuhay, Mari. Naging tahimik na ang lugar na yun. Nagalit ang mga taong naloko ni Don Angelo. Hindi alam ng marami na huwag pala ang itinayong templo na yun. Didabit sila ni Don Angelo para protektahan siya. Subalit, nagwakas dahil kay Raul. Naging masaya sila ni Monica at Raul, at nagpasalamat sa kanya ang mga tao. Alam nila si Raul na pala ang sugo ng tunay na ama ng sanlibutan. Mga apo, diyan na nagtatapos ang kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Huwad, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.